May pinagagawa ka sa kanila. Ha? May pinagagawa ka sa kanila. Sinusunod ka naman nila. So meaning to say, nirerespeto ka. Ang tanong ngayon, merong ibang mga kapulisan dito na natatakot rin sila, na baka masangkot sila dito. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. At we are live ngayon sa ating YouTube channel. At may panibago na naman tayong update, no? Update lang tayo ngayon sa nangyayari ngayong araw na ito, no? Kasi sana naman itong live natin ngayon ay hindi maputol ang internet connection, kasi kung maputol ito, mawala na naman ako ng gana. Oh, so kasi yung una nating pag-uusapan ito ha, una I think nangyari ito kagabi, ha, sa KOJC compound. May panibago na namang video na nakita doon na kawawa ang mga pulis sa KOJC. Okay, ipapakita ko yan na video na yan. I don't care if paulit-ulit ang content ko dito sa Donmar TV, pero deserve ng taong bayan na malaman kung ano ang mga sitwasyon sa KOJC. At hindi lang mga taga KOJC members ang ating ibabalita dito, kundi ibabalita rin natin ang kalagayan ng ating mga kapulisan. Kung gaano na sila kapagod, gaano sila kakawawa. Mamaya ipapakita ko yung video na yan, gaano kakawawa itong mga pulis na ito. Okay? At itong last na pag-usapan natin ay ito raw si Martin Romualdez pumunta sa Davao. Okay? Pumunta siya sa Davao, namimigay ng ayuda. Okay? Alam naman natin na bakit siya namimigay ng ayuda, 'di ba? It's part of the budget na sa kanila, no? Nabalitaan natin 'yan. Pero sabi dito, 250,000 raw na mga tao ang mabibigyan ng ayuda. So wow, ang galing. Kung papakinggan mo, masaya, no? Kahit sino namang hindi masaya mabigyan ng ayuda, 'di ba? Oh, ang payo ko diyan sa mga taga Davao, tanggapin niyo 'yang ayuda niyo. 'Yan, tatanggapin niyo. Kasi pera ng taong bayan 'yan. Hindi 'yan pera ni Romualdez, ha. Pera 'yan ng taong bayan, tanggapin niyo. Pero noong pumasok siya sa isang event na doon, I think hindi ko lang alam kung saang gym ba 'yon or isang stadium, basta pumasok siya, no? Nakabang na 'yung mga tao doon. Napahiya si Martin Romualdez. Kaway siya ng kaway doon, ha? Wala namang, hindi nga naghihiyawan ng mga tao, parang hindi siya kilala ng mga tao. O sa madaling salita, baka ayaw ka ng taong bayan. Hindi ka gusto nila, Martin Romualdez, sa madaling salita. So, that's fair enough. Okay? Kasi yung mga ipinibigay mong ayuda na yan, hindi naman yan pera mo, pera yan ng taong bayan. Di ba? O, yan ang mamaya, pag-usapan natin yung bakit siya napahiya dito. At itong si Nograles, alam naman natin, itong si Nograles, buntot ito ng buntot kay Martin Romualdez, di ba? Oh, may video na hindi ko mapapakita yan ngayon, ha, pero I think nakita na yun ng iba, no? May video na binibriefing yung mag thank you message. Thank you Bongbong Marcos, thank you Martin Romualdez. Binibriefing niya si Nograles. Kailangan ba talagang pilitin ang taong bayan para mag thank you dyan sa ayuda? Oh, bakit Nograles? Kailangan ba para ipamukha mo kay Martin Romualdez na nagtatrabaho ka, ipamukha mo sa kanya na sip-sip ka? Nagtatanong lang kami. Kasi sa video na yun na nakita namin, sobrang sip-sip mo. Okay, so yun ang mga pag-uusapan natin. Unti-unti nang umiinit itong vlog natin. Bago ang lahat, bago natin yan pag-uusapan. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna, ha, at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para, ha, maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito, at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, simulan na natin itong ating banatan, okay? Ito nga, ipapakita ko itong mga video na ito. This is another video na kaya nga, maraming nagagalit dito sa kapulisan natin. Bumaba ang moral ng mga kapulisan natin dahil rin sa kanilang leader. So ako naman, dito sa Donmar TV, ayoko na i-blame ninyo itong mga pulis na ito. Kasi they are just following orders. Kaya nga, kung mapapansin nyo ngayon, dyan sa KOJC, marami nang nagkalat na mga impormasyon na meron ng mga pulis na buisit na sila dito kay Tore. Okay? Marami. Meron ngang mga nagpadala ng mga sulat, no, open letter, na sa social media na nagpalabas sila ng letter stating na sila rin ay masasabi nating nasa gitna sila.
Ano bang ibig sabihin doon? Eh, hindi na nila alam kung saan sila. Kasi, trabaho nila. Alam naman nila na ang pagiging pagkapulis nila ay bread and butter nila yan. Meron silang pamilya. So kung ano yung utos ng kanilang leader dyan sa kapulisan, eh wala talaga silang magagawa kundi susunod lamang. Kaya nga, nagbigay sila ng open letter stating na kawawa rin sila. At alam nila na they have to protect the Filipino people. Ang taong bayan ang kanilang proteksyonan. Kaya nga, ang kanilang letter na yun, no, sa matatandaan ko, diba? At least last week yun, kumakalat yung mga letters na yun, na pagod na rin sila, itong mga kapulisan na ito. And alam nila na may bawal na mga ginagawa ang si Torre, no? Ang kanyang utos. Merong bawal sa batas. Hindi ko nga lang maiintindihan. Sa bagay, si Bongbong Marcos, hindi naman siya atorne. Hindi siguro niya alam ang batas, pero dapat nang malaman ito dahil presidente siya. Bakit hindi sinisita nitong mga House Speaker, itong Senate President natin, at itong si Bongbong Marcos, bakit hindi nyo sinisita ang mga maling ginagawa ni Torre? Eh, dapat kayo ang nangungunang sumisita. O, let us say, mga kongreso. Let us say, mga senador. Kayo mismo ang magpalabas ng statement na hindi na maganda itong mga ginagawa ni Torre. Naalarma na nga tayo dahil meron ng nasusutay, di ba? Oh, merong nasusutay, inatake sa puso. Dahil natutraumatize. Pagkatapos, ang mga kapulisan na hindi lang alam ni Torre, ha? Alam mo, Torre, nirerespeto ka ng mga pulis mo. Ganyan naman talaga eh. Ikaw yung leader nila. So they have to respect you. Pero ang tanong, hello Ma'am Chrissy Brooks. Ang tanong, Torre, nirerespeto mo ba ang sarili mong mga tauhan, itong mga pulis na ito? Yan ang tanong. Kasi hello Ma'am Nilsky. May pinagagawa ka sa kanila. Ha? May pinagagawa ka sa kanila. Sinusunod ka naman nila. So meaning to say, nirerespeto ka. Ang tanong ngayon, merong ibang mga kapulisan dito na natatakot rin sila na baka masangkot sila dito sa mga reklamo after this. Ha? At the same time, hindi lang moral ang sinira nyo dito dahil sa paglabag sa batas. Ang sinira nyo dito, pati ang kanilang kalusugan. Ha? Imagine 24 hours dyan nakaabang. I don't know kung merong palitan ba yan. May alternate ba silang ginagawa? Pero kawawa rin yung mga pulis. Tao rin naman ito. Ha? Meron rin silang gumigive up rin ang kanilang sistema ng kanilang kondisyon. Diba? So, ito yung video. Ipapakita ko sa inyo gaano kakawawa itong mga pulis na ito dahil nga sumusunod lang sila sa kanilang leader. O, tingnan nyo, ha? Tingnan nyo ng mabuti ito. O, Torre, manood ka. Ayan. Ayan, oh. Ibang video ito, ha? Ayan. Pagod na sila. Ibang video ito na ipinakita ako sa inyo kahapon, ha? Yung pinakita ko sa inyo kahapon, I think umaga 'yon, no? Ito gabi ito. Ito yung kalagayan nila. They have to sleep so that meron pa silang energy for tomorrow. Dapat, no? Kung matino ka na leader, dapat pinagpapahinga nyo ito sa tamang higaan. O kaya babalik lang sila sa KOJC. Pero bakit hinahayaan mo 'yan, oh? Pinahihiga nyo dyan. And wala silang choice. Hihiga talaga sila dyan. Kasi pagod na pagod sila. Imagine, there is no one standing. Lahat nakahiga. Pagod na pagod. Hindi ba kayo na-alarma dito, Torre? Hindi ba kayo na-alarma dito, Mr. President Bongbong Marcos? House Speaker? Senate President? Kayo nga ang mga leader natin. Pero wag naman sanang gawin nating parang alipin itong mga pulis natin. Diba? Alam kong trabaho nila yan. Pero to the point na, ha? Hindi naman nakabenepisyo ang pulis dito. Hindi naman nakabenepisyo ang tauhan ng mga KOJC dahil lahat naman tayo Pilipino. Sinong kawawa dito? Itayong lahat. Dahil lang dito sa pag-serve ng warrant of arrest kay Tibuloy, ha? Damay ang pulis, damay ang miyembro ng KOJC. Bakit hindi nyo hihintayin na lumabas si Kibuloy? Eh pwede rin naman yan na hihintayin natin. Kung hindi nyo talaga makita si Kibuloy, eh wala tayong magagawa dyan. Baka meron kayong ibang paraan, ibang strategy na makita nyo si Kibuloy. Kasi ako, ha, sa personal kong opinion, I think si Kibuloy ay wala sa KOJC. So ito, basing on observing the news
ha? Sa KOGC, alam naman natin itong SMNI, 24 hours silang nag-video, nakaabang dyan sa balita. Eh talagang alam ko. Oh, pati nga pagtulog ko, yung cellphone ko, dito lang sa gilid, nakaabang ako sa mga pangyayari sa KOGC. Oh, walang kibuloy na nakita. Tapos heto ang makikita mo, ang mga kapulisan natin nagsasuffer. Oh. Di ba? Oh, ito, i-play ko ulit ha. Oh. Wala na nga eh. Alam nyo, yung boots na yan, yung kanilang shoes ng mga pulis, ang sakit-sakit sa tiil niyan. Sa paa. Ang sakit, masakit yan sa paa. Kaya nga, tinatanggal na nila, oh. Sa nakikita nyo na natutulog itong mga pulis na ito, sa tingin nyo, effective sila? Natutulog yan. Eto pa, bakit confident ang mga pulis na matulog sa KOGC compound? Bakit sila confident matulog dyan? Kasi alam nila na ang mga taga KOGC members are hindi nananakit. Binibigyan pa nga sila ng pagkain eh. Tubig. Binibigyan sila itong mga pulis na to. So they are confident na kapag matutulog sila dyan, hindi sila sasaktan ng mga taga KOGC. So, that's one way of common sense, Tore. Kung hindi naman pala nananakit ang mga taga KOGC, bakit kailangan mo pang magdala ng maraming pulis dyan na nakadala ng taming at saka pang ano? Diba? Utak rin ba ang isipin? Hindi po nananakit ang mga taga KOGC. Ang naririnig nyo nga, praise and worship. Nagkakanta. Nagdadasal. Kailangan pa bang magdala ng maraming pulis na nakadala ng full battle gear? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...